ay pahapya o pagamat di ako nabos na nakapanood, pero pahapya o at saka nababalitaan ko na itong si Barack Obama ay may pag-iyak sapagkat meron na namang mga pinatay na naman sa loob ng eskwelahan, tama ba? May pinagbabaril na naman at marami na namang pinatay. Alam mo, kung pabalikan natin itong bagyong Pablo, ay maraming nagsisisihan. Maraming nagsisisihan. Nagkulang ba ang pag-asa? Nagkulang ba ang mga government authorities sa kanilang mga pag-a-announce, pagbababala? Nagkulang ba sila sa kanilang mga trabaho? Bakit ganoon karami ang bilang na namatay? Nakadabaan po ba natin? Ayan. At sinisisi yung mga illegal miners, no? Illegal mining, at sinisisi yung mga illegal lagi. Ito raw marahilang mga ilang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganito o karaming namatay nang dumating yung bagyong Pablo. At kasabay pa nito ay sinisisi yung mga tao kasama na rin yung namatay sapagat hindi nila pinaghandaan, sapagat paulit-ulit daw na nagbababala na merong climate change, di ba? Ano yung sabi ng climate change? Ang climate change, yung bang hindi mo na ma-predict ang panahon ngayon. Minsan sinasabi natin tag-init, biglang nagiging tag-ulan. Sinasabi natin taglamig, nagiging tag-init. Ganoon. Yun ang sabi natin ay may change. Yung mga lugar na hindi binabaha, binabaha na ngayon. Yung tinatawag na climate change. Isa nga yung nga Compostela Valley, no? Na masabing isa sa mga noong unang panahon ay marahil ay hindi dapat na gano'n ang naging effect sa ngayon na marami nga po ang namatay. Naunawaan po natin. So marami pong sinisisi ang sino paman, no, dahil sa maraming namatay. Pero alam po ba ninyo, habang ako po'y nanonood ng balita, merong in-impress sa akin ng Lord, no? No? It seems that the Lord is speaking to me, no? Nakikinig po ba tayo? Ganito yan eh. Nagsisisihan sila kung bakit maraming namatay. Naunawaan mo ba natin ang pag-asa, ang government authorities, ang mga kinaukulan, baka nagkulang sila, ang mga illegal laging illegal miners, ang mga tao na hindi handa sa climate change. Marami nagsisisihan kung bakit maraming namatay. Pero ito yung in-impress sa akin ng Panginoon. Talagang ang mga tao ay mamamatay. Naunawaan mo ba natin? Yes. Sila man ay nagkamali o hindi, talaga ang mga tao ay mamamatay. Nakahanda man sila o hindi, talaga ang mga tao ay mamamatay. Ini-impress sa akin ng Panginoon na sila ay nagsisisihan kung bakit maraming namatay. Isipin mo nga naman, no? Siguro kung kayo ay updated sa news, siguro alam niya ninyo kung ilang bilang na ang namatay. Pero ako'y nakapanood nga, last Friday ng tangalipa, ayon na sa balita, 900 ng bagyong Pablo ang namatay. Hindi pa nare-retrieve, hindi pa nare-recover yung bangkay ng mga iba. But the Lord is impressing in my heart at that time na, alam mo, talaga ang lahat ng tao talaga ay mamamatay. Amen. Kita pa ho ba rito? Mamamatay talaga, no? Ang din dito ay hindi kung sino yung nagkamali. Talagang may nagkamali talaga. At kung ang mga tao ay naging handala o nagtrabaho lang talaga ng maayos, maaaring mapigilan kayong bilang ng mga nangamatay. Pero ang katotohanan, talagang ang mga tao ay mamamatay. Amen. Naunawaan natin. Inakakaunawa nga po yung malakpak ng malakas. Glory to God. So kung ang lahat ng tao ay mga mamatay, pagkatapos mamatay ng tao, saan pupunta? At ang sabi ng Biblia sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan saan? Sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Last Sunday, no, kung kayo po ay absent, orderin po ninyo yung DVD na nilabas natin ng last Sunday at pinamagatan itong Build Your Homes in Heaven.
At ayon kay Reverend Park ng Korea, siya ay namatay. At pagkatapos siya ay nakarating ng langit at nakarating din siya ng impyerno at siya ay nalungkot. Sapagkat nakita niya, sa kada 1,000 napupunta sa impyerno, isa lang ang pumapasok ng langit. And every 1,000 souls, no, that are going to hell, only one, no, ang nakakarating ng langit. So ang ratio is 1 to 1,000. At nakita ni Reverend Park na maraming mga Kristiyano, even pastors and leaders, ang nasa impyerno. No? At maraming mga Kristiyano ang maliliit ang bahay doon sa langit at parang mga pulungan ng manok sapagkat isang dahilan sapagkat hindi sila sumasamba sa Diyos, hindi nagiging tapat sa pagbibigay, hindi nananalangin, at hindi naglilingkod sa Diyos at hindi nagdadala ng mga kaluluwa. And according to Reverend Park, isa roon si Dwight L. Moody at saka, if I'm not mistaken, si Wesley na nakapagdala ng maraming kaluluwa sa paanan ni Kristo Jesus. At dahil dito, ang kanyang bahay doon sa langit ay napakaganda. Napakaganda ng kanyang bahay sa langit. So it means, sa bawat ginagawa natin sa mundong ibabaw nito, yan ang magjudge sa atin kung saan tayo pupunta pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw nito. And as Christians, as leaders, yung ating pagbibigay ng may katapatan, yung ating pagsamba, yung ating pananalangin, pagbabasa ng Bible, paglilingkod sa Diyos at pagdadala ng maraming kaluluwa, yan ang maghahatid sa atin para magkaroon tayo ng magandang tahanan at magkaroon tayo ng reward doon sa kalangitan. So sa pagsunda po mga minamahal, ano po yung aking ibig na puntuhin sa oras na ito? Kapag ang tao ay namatay, dalawa lang ang patutunguhan, it's either heaven or hell. Tama po ba? It's either heaven or hell ang tao pag namatay. Ngayon, sa isang bagyong Pablo lang, no? Eh, daming namatay, isang bagyo pa lang yun. No? Ilabas pa ba yung mga nagdaang Senyo, Fran, Milenyo, Undoy? Ilabas pa ba yun, ha? At ang pinag-uusapan po natin, Pilipinas pa lang. Pero pa po yung mga nangamamatay sa ibang bansa. At nagsisisihan ng marami, kagaya ngayon ng Amerika, ay sinisisi nila nga na masyadong maluwag, no? Ang authority ng Amerika, kaya nakakapagbitbit ng marim, nakakapamarim ng ganun-ganun na lamang, nasisisihan sila at nagsasabing kinakailangan na ang batas ay medyo sikipan ng konti. At, pero alam po ninyo ang in-impress sa akin ng Lord, dito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Sa ayaw na sa gusto, maraming tao ang mamamatay. At kapag ang mga tao ay namamatay nang wala sa panahon, ay hindi natutuwa ang Diyos. At lalong hindi natutuwa ang Diyos kapag ang mga tao ay mamamatay at pupunta ng impyerno. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Yung nakakaunawa nga po ay mamalakpak nga po ng malakas. Glory to God. Praise God. So ulitin ko pong muli, hindi natutuwa ang Diyos na maraming nangamamatay. Kaya dapat talaga pangalagaan natin ang ating sariling buhay. Number one. Number two, dapat yung mga nasa kinaukulan ay dapat na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin para maging instrumento sila ng Diyos upang sa ganoon ay mabawasan ang mga nangamamatay. Naunawa po ba ninyo ako? Okay, ulitin ko ulit ha, bago ako magwakas, kasi magwawakas na ako eh, maikli lang ito eh. Ulitin ko ulit. Bakit maraming namatay nung bagyong Pablo? Sapagkat hindi handa ang tao sa climate change. Number two, hindi sila binabalaan ng gusto, hindi sila inalagaan daw ng mga government officials. Number three, because of illegal miners and illegal loggers. Amen po ba? Ganyan, kaya maraming namatay, no? At itong nagdaang pamamaril, no, 20 anyos na maril sa eskwelahan na tinuturoan ng kanyang ina, ang daming namatay. At ayon sa government ng Amerika, masyadong maluwag ang batas
sapagkat malayang nakakabitbit ng mga baril at malayang nakakapamaril ang sino paman. No? So kailangan higpitan ng batas. Ang ano ngayon ang diin? No? No? Kung ang mga tao ay nag-iingat lamang ng sarili, pukunti ang mamamatay, tama. Amen po ba? At pangalawa, kung ang mga government authorities ay magkatrabaho ng maayos, kukunti ang mamamatay, tama po ba? Amen po ba? So, kailangan magtrabaho ng maayos yung government authorities at tayo naman ingatan natin yung ating mga buhay. Ngunit, no, masisiyan man na masisiyan ang bawat sa aking dinidiin sa oras na ito na nireveal sa akin ng Diyos. Whether we like it or not, meron talagang mamamatay at ang mga tao talaga ay mamamatay. Amen. Kung iniingatan ng mga tao ang kanilang mga sarili, eh, hindi sila kagad mamamatay. Kung nagdumagan sa tungkulin ng mga government authorities, may iwasan ang kamatayan ng marami kaagad. Amen. May tao pa ho ba rito? Ngayon ang diin as Christians. Pag ang tao ay namatay, dalawa ang patutunguhan. It's either heaven or hell. And ayon kay Reverend Perk, no? Portalin niyo yung mensahe nung nakaraang Sunday na pinamagatang Build Your Homes in Heaven. Ayon kay Reverend Perk, ang pumapasok sa langit ay isa lang. Pero ang pumapasok sa imperno, 1,000. Isipin mo, ang ratio is 1 to 1,000. 1,000 pumapasok na imperno, 1 sa langit. No? Ang saklap nun. At ayon sa kanya, maraming Christians ang nasa imperno. Maraming pastors ang nasa imperno. At maraming leaders ang nasa imperno. Sapagkat sila ay hindi nagbibigay ng tapat sa Diyos, hindi nananalangin, hindi sumasamba, hindi naglilingkod sa Diyos. At kung sila man ay hindi nagbabasa ng Bible, at kung sila man ay naglilingkod sa Diyos, para lang papurihan, para lang palakpakan, at para lang sumikat. Kaya maraming Christians, maraming pastors, maraming leaders ang nasa impyerno ngayon. Impyerno na kung saan ang apoy, ang ugot ay hindi namamatay, ang pahirap ay nararanasan, at ang impyerno ay puno ng kadiliman. So nakalulungkot, ano po? 1,000 is to 1. 1,000 sa impyerno, 1 sa langit. And sad to say, maraming Christians, maraming pastors, maraming leaders ang naroon sa impyerno. Kasama ng mga unbelievers. Kasama ng mga nakakilala na sa Panginoon pero hindi talaga tumalikod sa bisyo at kasalanan. Ngayon, balik tayo sa nagdaang bagyong Pablo at sa mga nagdaang mga kamatayan. Kung nag-ingat lang sila ng sarili nila, napigilan talaga ang kanilang kamatayan. Kung gumanap ng tungkulin, ang mga tao ang nasa kinaukulan, napigilan sana ang kamatayan. Pero aminin-aminin talaga natin, hindi man ngayon sa mga darating na panahon, ang mga tao talaga ay mga mamatay. Amen. Ngayon, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ni Kristo Jesus, no, mapipigilan mo ang pagpunta sa impyerno kung talagang nagsisika ng iyong kasalanan. Kung talagang tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, mapipigilan mo ang pagpunta sa impyerno. Sapagat alam natin mga minamahal ang kamatayan ay dumarating sa hindi natin inaasahan. Tama po ba? So mapipigilan natin ang ating pagpunta sa impyerno kung tinanggap natin si Christ bilang Lord God and Savior ng ating mga buhay. At mapipigilan natin ang maraming taong pupunta ng impyerno, lalong-lalo na yung ating mga mahal sa buhay, nakikinig pa po ba tayo, kung sila ay maliligtas natin, mai-evangelize natin sila. Amen. Amen. Makikita natin sa aklat ng Jonah, chapter 1, beginning verse 1. No? The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Tuloy natin. Go to the great city of Nineveh and preach against it. Alam mo, great city yan. But this is a wicked city, a cruel city. Sila ay mga masasama, mababagsik, malulupit,
pumapatay. At ang kanilang pagpatay ay minumonumento pa nila. No? The Bible call it great city, but in the actuality is a wicked city, a ruined city. And in fact, for your information, kaaway ng Israel yan. Yan ang laging nagpapahirap, nagpaparusa sa Israel. Pero tingnan ninyo, kinausap ng Diyos si Jonah. Balikan natin yung verse 1 ulit. The word of the Lord, the word of the Lord, ha? Not the word of man. Not the doctrine of religion, not the teaching of men, but the word of the Lord. Kaya gusto ko sabihin sa lahat ng arito, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, iba yung sermon. Pwede kang mag-sermon, pwede kang mag-aral, pwede kang magturo, pero iba talaga yung galing sa Diyos na pangungusap. Malaking pagkakaiba nun. In fact, nag-aaral ako ng Bible school. Nag-aaral ako ng Bachelor of Theology, nag-aaral ako ng Pastoral Training Course, nag-aaral ako ng Evangelist Course, at ang dami kong training at conferences na dinaluhan. Marunong akong gumawa ng sermon, pinakamaliit na sermon, character sketch sermon, hanggang sa pinakamahabang sermon, picturing at theoretical sermon, alam kong lahat yan dahil nag-aaral na ako ng Bible School. Pero alam ba ninyo, ang sermon ay ginagawa bunga ng talino mo o bunga ng natutunan mo sa Bible School. You can make a sermon out of sa natutunan mo sa Bible School at out of sa natutunan sa talino mo. Nakikinig ba ho ba tayo? Pero, iba talaga yung salita kapahayagan ng mula sa Diyos. At kaya madalas yung nakikinig sa akin na ako, hindi ako nagtatanong sa Diyos, pero ang Diyos namumusap palagi. At hindi lang sa akin, sa inyo rin, amen. Lahat tayo kinakausap ng Diyos. Even the unbelievers kinakausap ng Diyos. E lalo na ang mga born-again Christian kinakausap ng Diyos yan. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Tuloy natin sa verse 2. Yan, anong sabi? Go to the great city of Nineveh and preach against it. No? Because its wickedness has come up before me. No? Yung kasamaan ng tao, ang kasamaan ng Nineveh ay nakarating na sa Diyos. Alam ba ninyo na ang ating kasamaan ay hindi kaagad-agad dumarating ang parusa? Ang ating kasalanan, ang ating paglabag ay hindi kaagad-agad dumarating ang parusa sapagkat binibigyan niya tayo ng chance. At ito ay dumating na ang takdang panahon na ang Nineveh ay hukuman na ng Diyos. Tuloy natin verse 3. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. Iba ang ginawa ni Jonah. Ano po kanyang ginawa? Imbis na ang sabi ng Lord, pumunta ka sa Nineveh. Pangaralan mo ito. Warningan mo sila at sabihin mo sa kanilang magsisina ng kanilang mga kasalanan. Pero anong ginawa ni Jonah? Ang sabi ng Biblia, but Jonah ran away from the Lord. Tumakas siya sa Panginoon. Naglagyo siya sa Ginoo. Yun, tumakas siya. He ran away from the Lord. No. Yan, kunyari, sinabi ng Lord, dumalo ka. Ay, dapat dadalo ngayon. Shopping time. Yan, pagtakas sa Panginoon yun. O, ibigay mo yung para sa akin. Oops, hindi ko ibibigay. Kalahati lang. Pagtakas sa Diyos yun. Pag sinabi ng Panginoon na pumunta ka rin, yan, pumunta ka rin sa lugar na yun, ipangaral ang salita ng Diyos, pumunta sa ibang lugar, pagtakas sa Panginoon yun. Ang ibig sabihin ng pagtakas sa Diyos, yung pinapagawa ng Lord at hindi natin ginawa, yun ay pagtakas sa Diyos. Amen. Amen. So, pwede tumakas sa Diyos. Amen. Ngunit, hindi tayo makakatakas sa Diyos. Yun yun eh. Pwede kang tumakas sa Diyos, pero hindi ka makakatakas sa Diyos. Maliwanag mo ba yun? Patampakan natin si Lord. Yan. Anong nangyari? Saan siya nagpunta? He went down to Joppa. Instead na pumunta ng Nineveh, nagpunta siya ng Joppa. He went down to Joppa where he found the ship bound for the port. Yan. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Tumakas siya. Nakikinig po ba tayo? Talaga. Sabi niya, Lord, hindi ako mag-evangelize. Hindi ako magbabasa ng Bible. Hindi ako mag-pray. Hindi ako magpapas. Hindi ako mag-living. Hindi ako mag-pupultan. Hindi kayo bibigay na may katapatan ng parang sa'yo. Tatakas ako. Tumakas siya. Ituloy natin ang pagbasa. Verse 4.
wind on the sea. And such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Yung mga sinasabi kong pagbibigay, paglilingkod, actually hindi naman siya yun eh. No, tayo yun. Pakasabi tayo. Pero ang talagang kasalanan niya, tumakas siya sa Diyos sapagkat pinapaibaginay sa kanya ng Diyos ang Ninive. Ayaw niya. Anong ginawa niya? Sumakay na barko. Nung siya ay sumakay ng barko, anong nangyari? Nagkaroon na violent storm. Storm na nga, violent pa. Pira, no? Saka naman na, sige mo, storm na nga, violent pa. Meron bang storm na, ano, gentle? Meron bang storm na quiet and peaceful? Wala. Pero, ibang klase, no, violent storm. And such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Halos masira. Yung ilalagay niyang barko, muntik nang masira. Grabe. Nakikinig pa po tayo. Verse 5. All the sailors were afraid and each cried out to his own God. Yan. So, bawat isang nakasakay, ano na, natakot na sila. Umiyak na sila at tumawag sa kani-kanilang Diyos. Yan. Sa loob ng barkong iyon, may mga nakasakay, may kanya-kanya silang Diyos. Tama? Sa Pilipinas, di ba? Ang Pilipinas, ang mga Pilipino, may kanya-kanyang Diyos. Tama? O. Sa Pilipinas, ang Diyos nila si Buddha. O. Di ba? Pero yung iba si Buddha, sa kanila, Alcantia. Tama? O, tama ka pala eh. O, di ba yung iba sa kanila si Buddha, Diyos? Yes! Pero sa iba si Buddha, Alcantia. Nilalagay nila ng may Alcantia. Yung Alcantia, Buddha. O, you see? Diba? Alam nyo ba, sa India eh, ang mga baka, mga sacred yan, mga divine yan. No? Alam nyo ba, sa atin ang baka nilalaga? Oh, you see? Ganun yun eh. Diba? Para sa iba, mga malika lang nila yun. Pero para sa iba, yung mga malika nila, Diyos-Diyosan nila yun, mga Diyos nila yun. Amen po ba? No? So, anong nangyari? No? All the sailors were afraid and each cried out to his own God. Nandalangin na sila sa kanilang Diyos. Kanya-kanyang tawag sa kanilang Diyos. So, noong unang panahon ay uso na ang pagkakaroon ng kanya-kanyang Diyos. At anong nangyari? No? Anong nangyari? And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. Ayun. Ang ginawa nila, yung mga dala nila, yung mga laman ng kabarko nila, pinaghahagisan nila. Alam mo, pagdating ng sunog, wala kang ililigtas, higit sa lahat, sarili mo na. Yes. Pag meron kang mahal sa buhay na naiwan, iligtas mo pa rin. Pero ang ililigtas mo, busa, aso, kalapate, iwan mo na yan. Kahit $100 million ang may iwan, iwanan mo na yan. Mas mahalaga ang buhay. Tandaan mo yan. Eh, anong nangyari? So, yung kanilang mga karga, nagkatapunan nila. Paliwala na yan, kahit na anong klase pa yan, paliwala na yan. Mas mahalaga ang buhay. No? But Jonah had gone below the deck where he lay down and fell into a deep sleep. Alam mo si Jonah, wala siyang pakialam. Nandun siya sa ilalim, tulog siya. Tulog siya. Carefree. No? Wala siyang pakialam.